ating karne. So ayan guys, yung ating karne, ayan na. Lalagyan na natin siya ng tuyo. Ayan. Lalagyan na natin siya. Ayan, paikot lang. Ayan. Tapos haluin natin. Ayan, halo-halo lang. Hanggang sa mga sip-sip yung tuyo na nilagay natin. Ayan. Halo-haloin lang. Hanggang sa kumalat yung lasa niya. Ilalagay na rin natin yung Sprite. Ayan. Sprite. So guys, kaya wala tayo kasi nga may Sprite na tayo. Tsaka yung ilagay na natin siya ng paminta. Ayan. Ayan pa lang, malasa na siya guys. So haluin uli natin. Ayan. Doon sa mahalo na at kumalat yung kanyang ilagay natin paminta. Ayan, halo-halo lang. So ilalagay na rin natin yung calamansi juice. Ayan. Lagyan na rin siya natin. So halo uli. Halo uli natin. Ayan. Para medyo mabango siya. So nandito na rin yung black pepper. Ayan pa lang guys, malasa na siya yung tuyo at saka yung Sprite yung nagpapalasa lalo. Ayan guys, medyo tama na yung alat niya at saka yung may alat siya na alat at saka alat na tamis. Yun, masarap yun. Gumamit ng bichin kaya magic sarap. Gandun palang malasa na siya guys. So yan, takpan natin. Ilagay muna natin sa rest ng 2 hours. Ayan, ilagay muna natin siya. Marinate na siya. So dito na tayo sa kawali guys. Ayan, salang na yung ating kawali. Ayan, lagay na natin yung mantika kasi mainit na yung kawali. Ayan. So guys, diniretso ko na to guys, hindi ko na ginisa yung bawang, sibuyas, diretso karne na guys. Mamaya na natin siya igisa pag medyo ano na siya, yung paluto na yung ating karne. So itong karne na pala guys, ito yung pinakamalambot na part ng baka, yung tenderloin. So yan guys, hindi lang siya maayos ang pagka slice kasi nga nagmamadali yung ano, yung tindero, kaya hindi siya na-slice ng manipis. Pero okay na rin yan, malambot naman yan. So yung Sprite guys, nakakapagpalambot din ang karne yan guys. Ibabadyan natin siya. So yun, lagay lang natin sa kawali. So halo-halo lang.
ganda ng kulay niya guys, oh. Sariwa kasi yung baka. So yan talaga guys, papatuyuin lang natin siya para mano talaga yung lasa niya dyan. Baga maluto siya sa sarili niyang katas. So yung apoy naman natin, discarding natin dito sa apoy guys, alalay lang para maluto talaga siya at lumambot ng malambot. So guys, ito niluto ko siya ng 2 oras na ikito guys. Ayan. Ayan guys, alalay lang yung apoy natin yan. Ayan na siya guys. So lumiit na siya. Ayan. Lumabas na yung ano niya, yung kanyang mantika. Ayan. Painaan pa natin yung apoy para hindi matuyuan. So guys, yan yan na guys, nilagay ko na yung bawang. Yan, diyan ko na siya ginisa. Bango na niya. Nakakagutom na guys. So, lagay na rin natin yung sibuyas. Sibuyas na puti. Yan, halo lang natin. Yan, saka yung sunod natin yung mushroom. Yan na. Haluin natin siya para kumapit yung lasa niya doon sa sibuyas at saka doon sa mushroom. So halo-halo lang natin. Ayan. Medyo tuyo na siya, takpan natin. So guys, ayan na siya. Ayan. Medyo natuyuan siya. Pero malasang-malasa na talaga siya yan. Sinaluto siya sa sarili niyang katas, hindi na natin siya nilagyan ng tubig. Kumbaga yun na lang talaga siya nagpapaluto, kaya lang kailangan talaga ng ano, alalay lang talaga yung apoy. Guys, ayan na, luto na. Ayan ang ating beef steak. Guys, ayan. At sana kung ligaw ka man sa aking channel, huwag mo na magkalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang bell notification para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan sa baba.